Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ang isang medyo nakakahiya na pangyayari sa Philippine National Police. Medyo palpak, sumablay, na kuryente. Tungkol po ito sa napabalita, I think that was 2 days ago pa eh, na mayroon ng bagong NCRTO Chief, National Capital Region Police Office Commander. Tapos, nagkaroon naman ng malakihang pag-revamp sa Philippine National Police. Doon na, lumabas na sa balita. Only to find out, si DILG Secretary Abolo, sabi niya, mali yan. Hindi yan totoo. Let's clarify things. So, nagbigay ng pahayag si Secretary Abalos. Kaya, dito sa Inquirer Net na balita, title, DILG Chief Abalos denies reported appointment of NCRPO Chief PNP revamp. So, hindi pa po final yung pagsibak kay General Okobo sa NCRPO position chief. Hindi pa. Recommendatory pa lang. So, lumalabas ang PNP kasi bagong upo si General Acorda. Ilang buwan na ba siya? Magdadalawa na. Ganito po ang kalakaran sa PNP. Basta may bagong upo, magkakaroon ng balasahan. Grabe. Kaya itong matinong general na si General Okobo, hindi pa umiinit ang puwet niya sa kanyang upuan as hepe ng NCRPO. Ni-recommend na siya na tatanggalin. At ang ipapalit si Brigadier General Nartates. Si General Okobo mailagay siya sa less significant position. To me, it's a demotion sa position. Mapupunta na siya sa Directorate for Police Civil Relations. Nawala na siya sa linya, jumping board, na magiging next PNP chief. So, clarify ni Secretary Abalos na recommendation pa lang yun. Dapat yon yung PNP revamp, kasi I think mga 8 generals ang na-involved. Nag-rigo doon, reshuffle nga eh. Yung recommendation na yon ng PNP chief, si General Acorda, hindi pa yun final. According to Secretary Abalos, dapat i-confirm pa ng National Police Commission after confirmation from NAPOLCOM, iakyat pa sa listahan kay President Bongbong Marcos. Okay? Sabi niya, from NAPOLCOM, pupunta ang listahan sa presidente. Okay. So, meron siyang sinight na na ito, Section 6, yung legal basis ng ganitong appointment. Section 6 of NAPOLCOM Memorandum Circular Number 219-001 provides that the assignment designation of the concerned position, yung walong na-reshuffle na position, shall be submitted to the commission, National Police Commission, for confirmation prior to the submission of the same for president approval. Very clear. Bakit ganito? Nakalagay sa Section 6 sa NAPOLCOM Circular, civilian control
Civilian control over the police is a hallowed principle of our fundamental law, according to Secretary Avalos. Rest assured that the NAPOLCOM will carry out its duty to oversee and enhance the administration of the PNP. Yun na, nagsalita na po ang ating DILG Secretary. At ano ngayon ang response ng PNP? Bakit nagkaganito? I think first time ba itong mangyari? Wala akong malala. Baka media hungry itong na-reshuffle ba, lalo na yung uupo sa NCRPO. Baka nailik na sa media. Ang media naman, gusto nila ang balita. Ay, binalita kagad. Baka bukas, baka magkakaroon ng statement ng PNP na baka mag-apologize sila. Kasi, baka ngayong araw sana ang turnover sa NCRPO. Magkakaroon na ng ceremonial turnover. Ipapasa na yung flag o yung anong tawag doon. Flag ng NCRPO sa bagong commander. Ganun po ang nakasanayan sa AAP-20. Passing the baton. Ngayong araw. Eh lang, nung nagsalita si Secretary Avalos na hindi pa yan final. Ayun, kinansel ng PNP yung turnover ngayon. So, di ba, medyo nakakaya. Sa amin, sa Armed Forces, yung Brigade Commander, yung one star rank, pataas, walang turnover hanggat hindi ma-approve ng presidente. Tapos timing. Kung magkaroon man ng turnover, OIC lang ang ilagay. Eh ang labas sa balita is kuwan na talaga, acting NCRPO chief na itong si General Narcate. Kaya, pumalag siya, no? Eh, bakit sila mag-apura na tanggalin ka agad si General Acobo? Kaya, lalo akong nagdududay na yung analysis ko, na i-vlog ko na nauna, is agawan ito sa pwesto, power play, PME graduates versus PNPA graduate. Last chance na ito ng mga PNPers na hawakan ang magagandang posisyon sa PNP. Eh itong si General Okobo, PNPA graduate. First graduate sa PNP na mag-occupy bilang NCRPO chief. Kasi very juicy. Ayun, pinag-aagawan yung pwesto. I think ito yung largest regional police office, ang NCR. Kasi nandyan ang seat of government, nandyan ang pinakamaraming police. Kaya pinag-aagawan. Plus, nandyan yung pinagkakakitaan. Kaya pinag-aagawan. So itong matino, ulit-ulitin ko yan, napakatinong general, si General Acobo. Kandidato siya na maging PNP chief. So nakikita ko power play. Yan, ayan. Bilisan nila na tanggalin si Acobo para makalagay ang nirecommend na papalik kay General Acobo is PNP class of 1992. General Narcate. Napag-alaman ko, taga Santa Ilocosor pala ito. Tapos naging provincial commander siya doon sa Ilocos Norte. So, ibig sabihin, kung naging provincial commander ka sa Ilocos Norte, malakas ka talaga sa Marcos family. Kaya, yan po, ang nangyari. Agawan sa pwesto, plus,
Duda ko lang ito, wild imagination ko, baka connected yan kay DG Bantag, yung pag-sibak kay General Okubo. Kasi blood is thicker than water. Igurot si DG Bantag, igurot itong si General Okubo, eh, yung reklamo ng DOJ na may police connection si General Bantag, merong nagtitip sa kanya para hindi ito mahuli. Baka yun na. Haka-haka ko lang yun. I don't have any proof. But then, that's my opinion.